Sa kabila ng sinasabi sa amin ng marami na sila ay hindi biro, hindi lahat ng nilalang sa karagatan ay mas gusto ang mamuhay sa ilalim ng dagat. Sa katunayan, ang ilan sa kanila ay mas gusto makakuha ng napakasarap na pagkain mula sa labas ng karagatan at aabot sa hindi ka panipaniwalang lengths para lang magawa ito. Kaya naman wag na agad natin patagalin pa. Tignan na agad natin ang 10 ocean creatures na kumakain ng mga hayop sa lupa. Handa ka na ba? Bago tayo magsimula kapatid, nais ko muna i-promote ang ating official Facebook page. Dito mapapanood nyo ng mas maaga ang ating mga bagong video. At bukod dyan, dahil bare months na, mamimigay din tayo ng papremyo. Kaya naman huwag mo kalimutan i-click ang like and follow sa ating bagong Facebook page. At syempre bago ko malimutan, shoutout na din pala sa mga kaibigan natin dyan na patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kami gumagawa ng mga nakamamanghang video. Kaya naman huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Number 10, Orcas Eating Land Mammals. Kilala rin sila bilang killer whale. Ang orca ay kilalang kilala na isa sa mga nangungunang predators sa karagatan. At sa madaling salita, sila ang pinakamalaking predator ng mga mammal na umiiral ngayon. Ang orca's diverse diet ay ginagawa itong isa sa mga pinakanakakatakot at nakakatakot na kalaban saan man sa mundo. Sa mga tuntunin ng mga species sa kabuuan, ang orca's diet ay kapansin-pansin na magkakaiba-iba para sa mga marine mammals. Habang ang karamihan sa mga nilalang sa ilalim ng dagat ay may posibilidad na eksklusibong tumutok sa mga isda o marine mammals. Kakaunti lamang sa kanila ang nakakapagpiesta sa dalawa. Ang orca gayunpaman ay masayang kumakain ng halos anumang bagay na ilalagay mo sa harap nito. At nakita na din itong kumakain ng mahigit 140 species ng hayop. Mula sa isda hanggang sa pating, pawikan hanggang sa mga ibon, isama mo na din dito ang moose. Ito ay isang medyong balancing dieta para sa isang hayop na inaakala nating lahat na kontento na kumain ng krill araw-araw. Hindi naman talaga mabubuhay ang orca sa lupa. Kaya medyo kung paano ito namamahala upang kumain ng isang bagay tulad ng isang moose ay isang tanong para sa isa pang oras. Subalit, sa ngayon maaari kaming maging masaya na malaman na mayroong isang katumbas sa Hulk Hogan sa karagatan at ang pangalan nito ay orca. Number 9, Archer Fish. Binago ng evolution ng maraming mga hayop mula sa dating karaniwang species at naging ganap na may kakayahan ng mangaso. Ang karamihan sa kanila ay talagang niregaluan ng abilidad. Maraming mga hayop ang talagang hindi pa natin naririnig. Isa na dito ang archer fish at ang isang to ay hindi tulad ng gusto mong makita. Ang archer fish ay kadalasang nambibiktima ng mga insekto na nakatira sa mga puno at sanga na kadalasan ay hindi isang mausay na dieta para sa isang hayop na nakatira sa tubig. Gayunpaman, ang archer fish ay may isang malupit na sandata na ginagamit niya para mangaso. Kung inaasahan mo na ang archer fish ay gagamitin mismo ang kanyang sarili para ilunsan sa biktima, pues nagkakamali ka. Ang isda na ito ay gumagamit ng tubig na siyang ginagawa niyang bala palabas sa kanyang bibig. Subalit, hindi katulad ng isang karaniwang water pistol. Ang steam na ito ay tumatama sa target ng sabay-sabay. Ang archer fish ay isang nakamamangang advanced predator. Habang ang karamihan sa mga predator ay may posibilidad na gumawa lamang ng isang kakaibang bagay sa anumang nasa harap nila, ang archer fish ay malinaw na ikinukonsiderang higit ng mga ngaso. Number 8, Snakehead Fish. May pangalan na parang ahas. Mapapatawad ka sa pag-aakalang ang mga isda na ito ay isang uri ng hindi pangkaraniwang hybrid. Bueno, hindi naman masyado. Subalit, may ilang kapansin-pansin pagkakatulad sa pagitan ng snakehead at ahas. Ang mga isda na ito ay kumakain ng anumang nilalang at sila ay katutubo sa Asya. Subalit, natuklasan na din sa ilog ng Amerika. Malamang siguro bilang isang resulta ng isang tao na nagtapo ng snakehead sa ilog. Gaya ng ibang ahas, ang mga isda na ito ay kumakain ng anumang buhay na hayop na kung saan nakukuha nila gamit ng kanilang palikpik at madalas silang nakikita nangangaso sa lupa. At oo, tama pagkakarinig mo. Literal sila na nangangaso sa lupa. Maraming mga video na available online ng snakehead fish na umaalis sa kanilang matubing na tahanan at medyo literal na kumikiliti sa tuyong lupa o pamapuntahan ng kanilang biktima, nakatulad ng kanilang mga snakey namesakes. Ang snakehead ay karaniwang itinuturing na isa sa mga pinakadeterminado at matapang na isda sa planeta at handa nilang ilagay sa panganib ang kanilang sariling buhay kung ito ay nangangahulugan ng pagkuha ng isang disenteng pagkain. Ang isda na ito ay naitala din na kumakain ng ibon, daga at kahit mga ahas, bangklase. Number 7, Octopus. Huwag magpaligaw sa cuddly cartoon octopi na matagal lang nasa cartoon ng mga bata. Ang kanilang real-life equivalent ay talagang nakakabagabag.
may dahilan kung bakit ang mga octopus ay palaging kontrabida sa mga pelikula. Tignan mo na lang ang video na ito na nagpapakita ng isang octopus na literal na umakit sa lupa para lang makakain. Ang kanyang pagkain na inahabol ay isang masarap na alimango. Sa lahat ng posibleng laban sa Animal Kingdom, ang octopus versus crab ay hindi talaga namin inaasahan. Tila ang octopus ay talagang gusto ang karne ng alimango at gagawin ang lahat kahit pagkalis sa kanyang bahay, makakain lamang na masarap na pagkain. Number 6, Sea Anemone. Ang isang to ay talaga namang medyo kakaiba at malamang siguro hindi ka pa talaga nakakakita ng sea anemone na kung saan may katuturan dahil ito ay may posibilidad na mabuhay sa ilalim ng mga alon sa mabatong baybayin sa buong mundo. Ang mga nilalang na ito ay may kakaibang berdeng kulay at hindi sila nakagagalaw at kadalasan dumidikit lang sila sa pagkain tulad ng mussels, sea urchin at isda. Isang mananaliksik mula sa Washington Joint Institute for the Study of the Atmosphere of the Ocean ang una nakakuha ng isang kakaibang video. Isang sea anemone ang nagpipiesta sa isang ibon sa dagat ng Oregon. Hindi ka panipaniwala, tama? Ang inaakalang hayop na hindi makagagalaw ay nakita nilang kumakain ng pagkain na mas malaki pa talaga kaysa sa kanya. Ipinapalagay ng mga siyentipiko na ang hayop na ito ay isang uri pa ng nilalang sa dagat na kumakain talaga ng hayop sa lupa at tila kumakain ito ng walang anumang problema. Number 5, Bottlenose Dolphin. Sila ay kabilang sa pinakaminamahal at pinakamatalinong species sa lahat ng Animal Kingdom. Subalit, ang mga bottlenose dolphin ay ilan din sa mga pinaka-creative na mandaragit na makikita mo. Seryoso, ito ay pure intelligence in action. Ang dieta ng mga dolphin ay binubuo lamang ng mga hayop sa dagat at karagatan. Kabilang na dito ang mga isda, pugita at isang buong host ng crustacean. Subalit, tignan kung paano nagtutulungan ang hindi ka panipaniwalang hayop na ito upang makakuha ng ilang pagkain. Nagtatrabaho sila bilang isang grupo. Sumusugod sila sa mga isda at pinalilipad nila sa labas ng tubig at mapupunta sa tuyong lupa. Pagkatapos ito, ang dolphin naman ay ilulunsad ng kanilang sarili sa baybayin at magsisimulang pagtiestahan ng mga isdang napunta sa lupa. Galing, no? Number 4, Killifish. Ipapakilala namin sa iyo ang isang hayop na isusumpa mo talaga na dapat hindi na umiral. At ito ang pinaka-extreme na isda sa ating planeta. At ito ay tinatawag na killifish. Hindi naman talaga sila literal na nakakatakot. Subalit, huwag mong hayaan na lokohin kanila ng kanilang laki. Ang killifish na ito ay madalas sa pinapanatili bilang isang alagang hayop sa aquarium. Subalit, hindi ito nangangahulugan na ito ay tulad ng anumang bagay tulad ng goldfish o clownfish o kung ano pa mang ibang isda na nilalagay sa aquaria. Ang mga cute na maliliit na species na ito ay definition ng live fast, die young. At hindi katulad ng karamihan sa ibang isda. Ang killifish ay hindi mahilig sa paglangoy at mas gusto nilang tumira sa mga puddles o pool o kuminsan sa labas ng tubig. At oo, tama pagkakarinig mo. Ito ang species na kayang mabuhay sa labas ng tubig sa loob ng higit na 2 buwan at sila ay nabubuhay sa mga hayop na kanilang hinuhuli. Ang maliliit na isda na ito ay mas gustong mangaso sa lupa at isa din itong hermaphrodite na kung saan isang nilalang na may parehong kasarian. Kapag nangangaso naman sila sa lupa, ang mga killifish ay particular na tinatangkilik ang mga kuliglig at mga insekto na nabubuhay sa mga dahon sa pamamagitan ng paglukso nila pataas patungo sa sanga na kung saan maaari nilang makita ang kanilang target at pagkatapos ito babalik sila ng ligtas sa lawa. Number 3, Eel Catfish. Mayroong likas na nakakatakot ng badulas na hayop na naninirahan sa ilalim ng dagat at ito ay Eel Catfish. Isang nakakaligalig na isda na humihinga sa hangin at katutubo sa Central Africa. Subalit, ito ay hindi lamang isang kakaibang itsura ng hayop. Ito ay isang mahusay na multifaceted predator. Salamat sa kanilang genetic ability na makahinga sa hangin. Ang eel catfish ay natatanging hayop na binayayaan ng kakayanang manghuli sa lupa at sa ilalim ng tubig. At ang diskarte niya dito ay talaga namang kakaiba. Sa ilalim ng tubig, ang hito na ito ay gumaganap bilang isang uri ng filter feeder na kung saan direktang sinisipsip ang tubig at pagkain sa bibig nito. Subalit, ang mga hayop na nakabase sa lupa ay nangangailangan ng isang ganap na kakaibang diskarte kaysa sa pagkonsumo lamang sa lupa. Kapag umaharap sila sa non-aquarian animal, itinataas ang eel catfish ang harap na kalahati ng katawan nito pataas at inuyuyoko ang bibig nito pababa sa biktima. Isang kabalidad na posible lamang salamat sa kanilang unusually adapted spine. Habang ang eel catfish ay karaniwang kilala na kumakain ng iba pang maliliit na isda at iba pang maliliit na nilalang sa ilalim ng dagat, malinaw na kaya nilang humarap sa higit pang komplikado at nakabatay sa lupa ng mga hayop.
Number 2, Giant Trevally. Salamat sa kanilang hindi ka panipaniwalang nature documentaries. Ang BBC ay talaga nakagawa ng higit pa upang ipaliwanag ang kababalagan ng ating natural na mundo kaysa sa anuman o sino man. Bukod sa BBC, saan mo pa maaaring matuklasan kung ano ang higanting Trevally? Habang kumukuha ng video sa baybayin ng Seychelles para sa critically acclaimed documentary series The Blue Planet, nakuha na ng mga tauhan ng BBC ang hindi ka panipaniwalang sandali ng isang higanting Trevally na isda na tumalon mula sa tubig upang mahuli ang isang dumadaan na ibon. Tinatanggap namin na ang species na ito ay medyo mas bababa kumpara sa iyong pang-araw-araw na isda. Subalit, ang isda na ito ay may sukat na 5.5 feet ang haba at higit sa 168 pounds. Kaya't ang kakayan ng humuli at kumain ng napakalaking ibon ay malamang na hindi na nakakagulat. Subalit, kapag iniisip namin na ang anumang isda na lumundag mula sa tubig upang kumain ng isang ibon ay talaga namang kakaiba. At ang isang to ay talaga namang kahanga-hanga. Ito ay isa sa napakabihirang pangyayari sa tunay na buhay. At dapat kang magpasalamat dahil baka hindi mo na ulit ito makita. Number 1, Rainbow Trout. Madalas naming sinasamantala ang channel na ito upang ituro kung gaano naming kamahal ang New Zealand at kung gaano kaganda ang isang bansa. Subalit, bihira kami nakakakuha ng pagkakataong banggitin kung gaano kakaiba ang katutubong wildlife. Maganda oo, subalit talagang kakaiba. Ito ay isang kombinasyon na marami sa atin ay magkakaroon ng karanasan. Ang rainbow trout ay isang magandang isda at isang sikat na pagpipilian para sa kumakain ng isda at chef sa buong mundo. Subalit, may hindi pang karaniwang nangyayari sa mga kamangahamangang isda na ito. Hindi lamang natuklasan ng mga anglers at manging isda na lumalaki ang rainbow trout. Subalit, tila nakabuo sila ng panlasa para sa bago at hindi pang karaniwang pagkain. Paano ko ba ipapaliwanag na ang hayop na ito ay kumakain ng daga? Wala kaming ideya kung paano o kung bakit. Subalit, ang kababalagan na ito ay tila napansin pa noong 1950s. Bagaman kamakailan lamang ay nagkaroon ng sapat na konkretong ebidensya upang patunayan na ang magandang isda na ito ay tila nasisiyahan sa lasa ng isang daga. Ang rainbow trout ay isang magandang hayop. Subalit, marahil ito ay isa sa mga huling species na iyong inaasahan na kumukonsumo ng isang land-based animal tulad ng isang daga. Ito ay nagpapakita lamang kung paano naging tunay na kakaiba ang kaharian ng hayop na kung saan mas lalong magiging kakaiba pa pagdating ng panahon. Alright, ilan lamang to sa 10 ocean creatures na kumakain ng land animals? Alin sa 10 ang nagustuhan mo? Ipaalam mo naman sa amin sa komento. At bago tayo magtapos kapatid, be sure na mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa ating channel para naman lagi kang updated sa mga bago nating content. Muli, maraming salamat sa pananood. This is Noel Polo TV. Kita-kits sa next video.